For me, ako, kasi so ngayon sa panahon ng Pilipinas, mahirap na pala talaga yung kalagayan. So kailangan po talaga ng gobyerno i-apply yung laws na yun. Hindi naman dapat, kasi hindi naman lahat ng ano, nang galing din sa akin. Trip po ako sa pag-ban sa mga Chinese kasi for the safety na rin po ng mga nakaraming Pilipino. Kahit anong gawin natin eh. Wala tayong magagawa, dito na sila eh. Para yun sa safety ng mga Pilipino ngayong panahon kasi we really needed protection yun para sa atin. We can't really blame them. Oo, kapwa natin yan pero kaligtasin natin ang makapahamak talaga. So it's important for us to really ban them. For the meantime lang naman, kahit temporary lang, hanggang mawala talaga ng matuloy yung virus. Pero kahit na ganun, para sa akin ah, that hindi pa rin talaga parang kinakatakutan o kinukutsa yung mga Chinese. Kasi tao rin naman sila, lalo na yung may mga sakit. Sa panahon ngayon kasi, hindi naman basta-basta magkakaroon ng cure yung ano natin eh, yung virus na yan. So mahirap kapag ano pag nakapasok na nakakalat dito. Eh ang pupurusan natin, marami. Kaya mabilis kumala, syempre dikit-dikit ang tao. Ang gawin na lang, mag-ingat na lang. Aminado ako, nagiging racist ako ngayon. Para sinasakop na nila yung bansa natin kasi. Mas maganda muna iba yung mga ano, Chino, ano, galing sa China kasi ano, hindi naman katulad ng mga hospital natin na ganun ka pro yung mga ano para mabilis ma yung sakit na kumakalat. Then ano, para na rin sa kaligtasan ng lahat kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo, parang ang hirap pagka nawala tayo. Okay lang kahit na ano basta i-quarantine mo kasi yung mga galing sa mga quarantine area katulad ng U1 po ba yung tawag doon. Syempre dapat yun iban. Malaki po kasi yung China. Hindi naman po lahat contaminated. Kasi malalaman naman kung positive sila o hindi. Yung positive is dapat talagang iban sila. Pero pag hindi naman, pwede na kong dito. Para lang makaiwas na mawaan ng ano sa ngayong sitwasyon, huwag mo